enjoy kong gawin. Sa character ko po ako si Margaret dito na galing po ako talagang Manila na pinatapon. Pinadala ko ng lola ko, ay ng mami ko sa probinsya para magtino. Kasi si Margaret before, rebelde, malakwacha, pasaway, matigas ulo, hindi sumusunod. So, binigyan nila ako ng parusa na para magtino ako, ayusin ko yung sarili ko dun sa Isidro po. Tapos dun ko nakilala si Julia na sa coffee shop. Dun po kasi ako pinagtrabaho ng lola ko. Si Julian, bunsong pa pala ni Pita. And then, sa mga nangyari, dahil si Nani Marcy pumunta sa Singapore, tapos na-deport siya, umuwi ng Pilipinas. Na-deport siya dahil, yung bata si Phil, parang, yun nga, parang kumuha siya ng pintas. So, nilagay sa bag ng nanay ko si Nani Marcy. So, pag-uwi, nung paglaki namin, kinento ang nanay ko baka siya na-deport. Yun dahil kay Phil. So, ang nagkataon doon, si Phil umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. And then, na-meet niya si Pinang. And then, naalaman namin, yung batang nagtago ng kwintas sa bag ng nanay ko ay si Phil. Ayun, nung una, ayaw ko kay Phil eh. Ayaw namin kay Phil. Lahat naman kami ayaw namin kasi nga lang ito nangyari. So, sa tumagal, dahil si Phil mabait, tapos si Phil, tinuruan niya mag-football, natuto akong mag-football. Tapos dahil doon, naging scholar ako. Ayun, natuwa ako kay Kuya Phil, kaya yun, naging okay lang sa kanya. Tapos si Margaret naman, nung una nagka-crush siya kay Phil kasi nag-work ako sa coffee shop yun lang. Parang lagi niyang tinatanong sino si Phil. Siyempre ako may gusto, para crush ko si Margaret. Ayun, parang, ay hindi si Phil kasi kay ate ko yan, ganyan-ganyan. Ilalayo ko siya. Ayun, tapos si ate Pinang naman, pupunta rin siyang coffee shop para binibisita niya ako. Tapos yun, nagkaka-exena sila ni Margaret. Sila, napapansin ko. Si Daniel po, di ba, nagkasama ko po siya sa team. Ganun talaga siya, sweet, and napansin ko sa kanya, very open sila ni Ate Erich siya, and sobrang magkasundo sila. Tsaka, alam naman natin si Ate Erich, matagal na sa industriya, and si Kuidan kakaano. Nakikita ko kung paano turuan ni Erich si Kuidan. Parang, love, hindi ganyan, dapat ganito. Love, ganyan. So, nakikita talaga namin na parang tutulungan talaga parang si Ate Erich talaga parang parang gusto niya yung parang nakikita ko parang gusto niya sabay talaga sila kumakain si Erich siya din ang ibang niya kundi gusto mo love mong kasama tayo nga parang ganun eh nakakatawa sa mga kasasya sobrang grabe para silang bata nag-enjoy ako kasama sila